Hello guys, good morning. Today is October 7, 2019 and welcome back sa aking channel. Today, babiyahin na kami papuntang Cambodia. Dito ako actually sa labas ng hotel, nakagising ko lang. And yeah, nakalimutan kong i-close yung video kagabi kasi sobrang pagod talaga, kasi pagod na pagod kami. Tapos doon naman lang nakatulog na ako. So as promised, yung kwento ko sa inyo, ikukwento ko lang sa inyo yung naging experience namin sa bus. Nagulat lang kami kasi from Chatuchak Market, merong bus na dumidiretso dito sa May Kausan Road. So we waited I think for almost 30 or 45 minutes kaming nag-intay para may dumating na bus number 3, kasi yun yung bus na dumadaan dito sa Kausan Road. Tapos yun, nakasakay na kami and stuff. Tapos yung parang conductor nila, yun na nga, magbabayad na kami. So we ask how much yung pamasahe papunta sa Kausan, and yung conductor sabi niya 35, pero in some weird reason, hindi ko alam kung bakit, nagulat kami nung magbabayad na kami, sinigil niya lang kami ng 8 baht each. So kinuha niya yung 20 baht na hawak ng friend ko, yung hawak ni Gary na 20 baht. Tapos sinuklian niya ng 4 baht. Tapos nagulat na kami kasi hindi siya nagsalita after niya kami suklian ng 4 baht. And then parang tumango lang siya nung nagbigay na yung friend ko ng, nung kinuhaan niya yung friend ko ng 20 baht, tapos sinuklian niya ng 4 baht, magbibigay na sana ako ng 20 baht 10. And then parang sinabi niya nagsenyas na no na, it's okay, parang ganun. Pero hindi siya nagsalita. Yun lang, nagulat lang kami kasi nung unang signal niya, 35 baht daw. And then yun na. Tapos biglang 16 baht na lang kaming dalawa. Natuwa lang ako kasi I don't know, hindi ko alam kung anong reason niya para singilin kami ng 8 baht, or it's just 8 baht lang talaga or something. Pero yun yan, na-amaze lang ako kasi wala pa kaming na-encounter na mga Thai people na medyo rude. Lahat, halos lahat, mga mababait sila, most especially when you ask directions, when you ask suggestions where to eat and stuff. Yun, lagi silang merong sinasagot nila kami ng maganda, and as much as possible sasagutin nila kami ng English kahit na feel namin na nagsastruggle sila. Yun lang, may experience here in Thailand, in Bangkok, eh, so sobrang ganda, as in wala akong masabi, and I think babalik ako dito. Siguro, babalik ako dito some other time, and still I will check in here sa Warmite Hotel. Ito pa yung isa kong kwento. Diba nung una naming dating dito, nung first day namin, pagdating namin dito, sinasabi ko na sketchy yung place and stuff, ganyan, na parang nakakatakot. Pero, well, actually, yun yung first impression ko kasi maganda naman yung lobby, malamig, tapos madaming design and stuff. Pero kasi yung pagkakit namin, bungad pa lang, may mga sira-sira ng locker, tapos parang hindi well-painted yung wall, and then hindi siya parang, wala siyang finishing touch and stuff. Kaya medyo ang creepy nung dating, most especially pagdating sa kwarto.
hindi din ayos yung ceiling. The other electric fan is not working kasi dalawa yung fan. Parang 7 p.m. to 11 a.m. lang ata bukas yung aircon. So, naglagay sila ng dalawang ceiling fan, which is yung isa hindi naman nag-work, yung isa lang yung nag-work. And then yung ceiling, wala siyang finishing. Hindi maganda yung pagkakapintura sa kanya and stuff. Pati yung mga dingding, ganyan. Kaya medyo nakirpihan ako sa una. Pero yun nga, when I start knowing the people, tsaka yung mga receptionist nila, napakababait, promise. Wala akong masabi. And then we got the chance to meet the owner nung netong hostel na to. So, grabe, sobrang bait nila. Nagsuggest sila ng pwede namin puntahan or pwede namin kainan after ng tour namin kahapon, yung Tamyon Market, yung floating market at saka yung Meklong, after nung Meklong railway market tour namin, sinabihan nila kami kung saan masarap kumain, ganyan and stuff, kung paano kami makakapunta ng Chatuchak Market from Icon Siam, kasi doon kami nagpa-drop off sa Icon Siam. And then yun, wala lang, all over experience. Siguro kung i-relate ko yung stay ko dito sa Warm White Hostel, yes, it's out of 5, siguro 4.9, di ba? Nagdamot pa ako ng 0.1%. Kanya, siguro yun lang yung parang pinakamasasuggest ko kung halimbawa pag-i-relate ko na sila sa Agoda, kasi binook namin through Agoda, lalagay ko na lang down in the description box below yung mga links kung saan namin or kung saan ko binook yung activities namin while we're staying here in Thailand. So, yun lang guys. Sorry, nasa baba kayo. Sobrang pagod po kasi talaga hindi ko kaya niangat yung arms ko ng matagal. So, yun. Siguro magpapatay oras na lang ako or kami. Hindi ko sure kasi kung gising niyo yung kasama ko kasi after namin mag-chill dun sa rooftop kagabi, after namin matapos, mga 11:30. Yeah, mga 11:30 kami natapos. Naka isang bottle lang kami actually ng beer, yung Leo. Parang feeling ko yun yung sikat na beer dito. And then, long drink, cocktail drink. After noon, balak pa sana namin lumabas, pero yun nga, dahil sa sobrang pagod, naka-lift na kami. Yun, pakigising pa lang. And nagising ako ng mga 4:30 yan. Mga 4:30 na ngayon. So, yan. Balikan ko na lang kayo ulit. Mamaya kapag nakapag-ayos na kami and kapag papunta na kami sa bus station kung saan binook din namin yung transfer namin. So, yeah. Update ko kayo later. Ayun guys, ayun. Tapos na kami mag-ayos. Nakalibon natin. Attitude. And guys, so ayun. Tapos na kami mag-ayos. Nagbaantay na lang kami ng oras. 7:45 a.m. yung alis ng bus going to Cambodia and it's already 6:45. 1 hour to go. 1 hour to go and then yun lang. Nagbe-breakfast lang kami kasi may free breakfast dito sa Indonesia namin hostel.
ayan, nandito na kami sa may Giant Ibis, sa bus terminal or bus transport na sasakyan namin papuntang Siem Reap, Cambodia. Tapos ngayon, actually legit 3 minutes or 3 to 5 minutes walk lang from hostel namin. So ngayon, pupunta lang kami dun sa 7-Eleven para bumili ng something na makakain sa trip. And yeah. Nakasakay na kami sa bus and it's already 8 a.m. medyo mali-late lang na onte yung alas kasi meron pa daw akong susunduin na ibang passenger. So yeah, nandito kami sa anong seat to? Hindi ko alam, basta may seat na kami, naupo na kami, free ano siya, free seating kahit saan maumupo. Free seating, tama naman eh. Guys, comment down below kung tama yung free seating. Inaan siya ako na itong kasama ko yun. So, yeah. Nabook namin to sa Klook. Yes, nabook namin to sa Klook. Eh, basta iiwan ko na lang, ilalagay ko na lang sa description box below yung mga links kung saan namin binook tong buong trip na to. Pero more on sa Klook namin siya binook. Kasi may mga discounts and stuff. So yun, update na lang again later kapag under na kami or kapag mayroon ng stop kaya. I mean, so sorry, medyo shaky yung video eh. Kasi gusto kong mahilo kayo. Yan, okay? Bumaba na kami ng bus kasi nandito na kami sa border ng Cambodia and then Thailand, so magka-transfer kami ng ibang bus and kasama pa rin namin yung parang tour guide or yung parang conductor, I'm not really sure, no, sa previous bus. And yeah, update na lang kapag nakapas na kami sa immigration. So ayan, nakapas na kami ng immigration. Bawal yung mga cellphone, ha? Bawal yung phone kasi dun sa either sa labas or sa loob. So ngayon lang din ako nakapag-update. Inihintay na lang namin yung bus na pagta-transferan namin from here to Siem Reap. So yun, update na lang ulit. Meron kaming newfound friend. Nakasa Pinoy din, so yun. Update na lang. Ay, eto, hindi ko to kilala eh. So, ayan, nandito na kami sa bus. Wait lang, ayan, shaky eh. Ayan, nandito na kami sa bus na magdadala sa amin sa Siem Reap, whatever. So, yun, nandito na kami sa bus. Sorry, medyo shaky yung video. And nagulat ako, merong pa lunch, merong free meal, pero kasi dun sa binok namin, wala namang nakalagay na instructions. So nagulat kami nung inabutan kami nito. Well, thank you Giant Ibis. Thank you Giant Ibis for the free meal. So yan, kain lang kami and hindi ko alam kung anong oras kami aalis dito, pero yeah, baby ko yun, no? Yung duma. Charot! It's good! So ayun, after 10 long hours, finally nandito na kami sa Siem Reap. Ang sabi sa amin, ito lang yung nag-iisang bus station. And from here, sasakay kami ng tuktok and it cost us $4 or
for USD. Yeah, for USD papunta sa The Hideout Hostel, Siem Reap. So ayun, lumabas lang kami ng street malapit sa pinag stay namin sa Hideout Hostel, and may nakilala kaming isang taga-hungry siya, pero she's working from Germany, and currently nandito kami sa Lady Khmer Kitchen and we're going to eat here. Dito kami kakain. Small time. Nandito kami, ayun, dito kami kakain. So yeah, dito kami kumain, Cambodian food. And the name of the restaurant is Lady Khmer Kitchen, I think. So yun. Dito na kami sa Pub Street, nakatapos ng dami kumain. Tapos, yun, dumiretso na kami dito. And, grabe, puro inuman, kaya nga Pub Street, diba? So, ang daming inuman, may mga iba't ibang klaseng bar. And I think pwede na yung price, $150 to $250. So, yeah, I think itutour around ko na lang kayo. Close doors, I'm a fool for your love.